basa mo na ako ng jarya. Kunting isang magandang umaga sa bawat isa sa atin na narito at yaman ding huling linggo ito ng buwan. This is our anniversary month. We don't want to let this pass na ang opportunity ito na ma-celebrate natin. Ay wala ngayon gagawin natin ngayon. Okay, surprise! Okay, at is one present, you need not rush home for your lunch because it will be provided. And then plus, merong i-hand out sa inyo na supposedly nung 11 pa yon. I hope that somehow you would find it most useful at may the Lord be glorified na ito ay in thanks with thanksgiving to the Lord na last year we were kept from celebrating our anniversary, and even so ngayong taon nung 11 ay akala ko nga buong month anniversary month natin ay hindi na pwede. So I hope and pray that you would stay for a while, and if you have an appointment that cannot be postponed, it's your privilege if you want to go, but we have something in store for you, okay? So it will be distributed at the back by our secretary and our treasurer, okay? So surprise Sunday ito. At least ang anniversary natin ay nasa April pa rin. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa. Nais kong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo ay dadako sa ika-apat na mananakay sa iba-ibang kulay na apat na kabayo. Okay, we are on the fourth colored horse na ito ay masusumpungan sa Revelation chapter 6. Okay? Chapter 6 verse. If you have your Bibles with you, please let's open to Revelation chapter 6. Babasahin ko na lang sa wikang Pilipino at taglish or bilingual ang aking mensaheng dadalhin para somehow yung mga hindi gaanong fluent sa wikang Pilipino tulad ko at tulad ng iba sa inyo ay we can grasp it or understand it in English at ganun rin vice versa. Okay? Revelation chapter 6 verse 5 and 6. At nang nabuksan niya ang ikatlong tatak ay narinig ko ang ikatlong nilalang na nagsasabing, halika at tingnan. At namasdan ko at narito ang isang itim na kabayo at siya na nakasakay sa kanya ay may, chapter 6 verse 7 na tayo. Tapos na pala yan yung dark horse. Black horse, verse 7 and up to verse 9. Okay, sabi dito, at nang nabuksan niya ang ika-apat, ito ba yan tayo, ika-tandaan niyo please, ika-apat na tatak, that's really a scroll or a letter na ito ay sealed. In other words, kung merong utos ang higher ups sa military, na ito ay sealed document na sila ina-assign pumunta doon, yung sealed secret document ay malalaman lang nila pagdating doon sa lugar kung ano ang kanilang assignment. Saka lang nila ito bubuksan ang very
highly confidential. Ang tawag nila dito ay top secret mission. Okay? Pagdating lang nila doon, doon bubuksan, doon nila malalaman at gagawin. Okay? So, ganun yun. It's top secret. Pero ang Panginoon, bukod tanging ang Panginoon ang may karapatan na ito ay buksan at ihayag kay San Juan upang sa atin ay iparating ang mensahe na nasa likod nito. Tingnan natin please. Okay, so verse 7 to verse 9. At nang nabuksan niya ang ikaapat na tatak at narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na nagsasabing halika at tingnan. Verse 8. At ako ay tumingin at namasdan ang isang maputlang kabayo at ang pangalan niya na nakasakay sa kanya ay kamatayan at ang impyerno ay sumusunod sa kanya at ang kapangyarihan ay ipinagkaloob sa kanila sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamagitan ng tabak at ng gutom at ng kamatayan at ng mga mababangis na hayop sa lupa. So you find in the opening of the fourth seal as depicted by the fourth colored horse na ito ay pale horse ay ating mapapansin dito na yung apat na instruments, sore or severe instruments of divine judgment is unleashed. Ang apat na talagang matitinding paghuhukom ng Panginoon ay ito ay pagkawawalan dito sa ibabaw ng sanglibutan that will affect not only Israel but also all the world. Okay? And mind you please, before we proceed into the message, nakahapon ay inadmit ni Dr. Eric Domingo at ni Francisco Duque, both higher up secretary sa FDA at saka sa Department of Health, na sa mga nabakunahan ay 24 na ang namatay. And at the same time, eto, kaya nga lang ang sabi dito, both the FDA and the Department of Health maintained that the benefits of vaccination still outweigh the risk. So it's really di lamang yung risk sa labas ng pagpapabakuna, kundi yung risk sa pagpabakuna and thereafter the long range, kung merong risk na sinasabi ng marami, meron. You expect it within 2 years raw ay something in your body will talagang be affected. Okay? God forbid naman. Okay? Kasi it was rashly done. At instead na gumamit sila ng mga hayop ng guinea pig na ito ang experiment ay sa pagmamadali ay diretso nang itinuturok sa mga tao na siyang magiging guinea pig at para magkaroon ng herd vaccination. But I think that there is something behind this event and happenings kung bakit it's rashly done. Okay? Sa Amerika, at the same time, nireport ng CDC under Dr. Anthony Fauci na 88 na sa araw, isang araw ang namatay sa tinurukan ng ginamit nila, ay alam ninyo ito ay Pfizer Biotech. At ilan rin ang namatay sa iba-ibang lugar sa AstraZeneca at iba-ibang uring vaccination. Kaya dito ay ipanalangin natin. I'm not saying don't have yourself vaccinated. I'm not saying that. If you feel na it's a choice. You want to, it's up to you. If you don't want to,
That's a choice, and that's guaranteed as your basic human freedom. So dahil dito sa pagmamadali, ay ating mapapansin, ito ay pinadala sa akin galing sa isang kaibigan, initigatias, pero kinalat ko na rin ito, na ang mga vaccines na produce, very iba talaga ang Pilipino. Mga na-produce na vaccine, brother, kung na-forward mo, ay ito ay Sinovac gawa ng China. Okay? At saka ang AstraZeneca gawa ng Britain at kasama ang European pharmaceutical companies. And then, ang America Pfizer Biotech VAC ay lahat ito, Sinovac, AstraZeneca VAC, at pagkatapos itong Pfizer VAC, tinalo sila ng Pilipinas. Instead na totoo talagang VAC ang ibigay, ay ang Pilipinas ay ang ginamit ay kickback. Yan ang madalas naririnig ko eh. Pera-pera lang kasi. Dapat pinapahalagan ang buhay ng tao kaysa sa pera. Okay? Sapagkat ang pera ay pwedeng palitan ang ng tao, pero ang buhay ng tao hindi mapapalitan ng pera. Kaya ang sabi nga ay kung sinubukan na way last year pa itong ino-offer ng isang doktor sa Sambales na ito ay effective, hindi nga lumusot sa FDA. Okay, alam na niyo ang controversy at maraming salisalita sa both camps. At ngayon, siya doon ay naroon sa Indonesia. Welcome siya at marami na ang nabigyan ng doses ng kanyang vaccine na nagawa. At ito ay ginagamit nila. So, sila ay doon ay well-known at mga higher ups sa Indonesia. But promise niya na kahit siya ay naroon na, ay kung paintulutan siya, he is going to offer 1 million doses sa kanyang mga kababayan. I hope it's free. Pero kahit free ito, hindi pa rin nakamagpababakuna. So, hindi sana kuha ako sa bakuna, na natatakot ako sa bakuna, kundi meron naman tayong sariling immune system na kung ito ay malakas ay we can overcome the threats ng anumang bacteria, virus o germs. That's why alagaan natin ang aking tinutukoy na doktor na taga Sambales. Ay, alam ninyo, doktor? Okay. Doktor ano? Okay, pagbutuhan natin. Doktor ano? Okay. So, alam ninyo yun. Yara, well-informed. Okay? Sila ay magkakapatid na doktor na ang regrets nila nung may mga tinurukan sila ay ni-raid pa sila. Okay? May mga natulungan siyang mga iba-ibang uring sakit kasama na ang HIV at snake bite covered ng vaccine na na-invento nila. But ating mapapansin na hindi ko maisip kung maagang pinahintulutan ang ivermectin. I'm not pretending to be an authority on this, but I would like to just as much as possible make each one aware that death is a personal experience. However, the ultimate authority na may hawak ng life and death is none other than God. And we should never in any way na angkinin natin na ito na ipasakamay ng tao at ipasakamay natin ang kamatayan ng isang tao unless it is given
to the government to implement capital punishment for capital crimes. Okay. However, sa ganitong paraan, ay kung siguro ay pinintulutan na sa at very start itong ivermectin na is over the counter at maraming lugar ginamit ito si Senator Inrele at pagkatapos mga congressmen at mga well-known na tao in governments na silang ay nagpupus kung bakit dapat huwag pigilan ito sapagkat nagtitake sila nito at nakatulong sa kanilang kalusugan yung mga may sakit nito among them at pagkatapos ultimately nagsalita ng ating thank God na si President Duterte intervened, sinabihan niya na itong FDA si Domingo at saka si Duque, paintulutan niyo yan. Okay? Kaya nga sinabi ng FDA, compassionate lang, it's going beyond anya the laws, medical laws, because of compassion, kung ito kailangan ng mga taong pasyente for this matter sa mga designated hospitals. Yung Remdesivir ba yun? Remdesivir, o pagkatapos, Linghua, okay, etc. So, ating mapapansin, dapat kung ano ang makakatulong ay ito ay paintulutan na gamitin kaysa double risk. Okay? But anyway, wala na tayong magagawa doon sa mga napahiga ng COVID at lumalala at mga nangamatay. Sa Amerika, 88. Pagkatapos na ineksyonan, ay namatay. Okay, so there must be a reason and a purpose for this. Why is it that the world governments are insisting on this upon the advice of the World Health Organization? Yan ang dapat. We should always go to the root of the matter, to the bottom of the issue. Why? In other words, ang World Health Organization ang may final say sa lahat ng bagay. So, nakita natin, why? Ano ang goal nila? Okay? Sinasabi na sa atin sa banal na kasulatan, even through this for source judgment pa lang, makikita na natin na kung saan in any moment, at any moment, ay bibiglain na lang tayo ng Panginoon sa ating pinaka-aasam-asam na rapture. Tulad na nabigla kayo, kami lang ni brother, sa tinanong ko yung secretary at tinanong ko yung assistant treasurer, ano ba, okay na ba? Wala kaming alam, mabuti na lang, hindi nag-leak kay brother Sonny. Yung surprise! Tuloy rin yung ating anniversary kahit limitado tayo. And nobody among you knew about it. Only the Lord and brother Sonny and myself. Okay, so dito ay sa ating pag-apat na susuriing katotohanan na ipinapahatid sa atin sa pamagitan ng maputlang kabayo ay ating masasaksihan dito na hindi ito ang wakas o katapusan ng paghuhukom ng Panginoon. As I stand before you right now, I would like to know that lahat ng sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24 and for that reason nagpapalakpakan na yung naniniwala sa post-tribulation. Sabi nila, nasa tribulation period na tayo because you will hear of wars and rumors of wars, famines, and false Christ. Yes, they're here. They're before us. But, ang wika ng Panginoon, but it's not yet the beginning of the tribulation period is merely the tip or the introduction that makes us aware and ready for the Lord's any moment coming for us. Come up! And may He find us ready for the rapture. Be rewarded and then reunion na makapatirang
na una na sa atin that will serve as a welcome committee sa bawat isa sa atin. Aki, tatatandaan ka pa ang pinakaunang death dito sa Calvary na nasa apartment pa tayo, si Brother Mistisong Bumbay, si Brother Das, okay? June Das, na nasunog siya sa Bebar Motor, sa dyan sa Mercedes-Benz na company na ngayon ay iba ng mga naka-occupy, at siya ay naroon sa ilalim na hindi naman sana siya mamamatay sa sunog. Tinulungan niya yung kanyang kasama na ito ay nag-welding sa ilalim ng tanke kotse, sumabog, at pagkatapos na nasunog yung lugar nila. Tinulungan niya ito, pero siya ay naging kasamang casualty. But ilang araw pa na siya ay binabalik-balikan namin, kasi maaga-maaga pinuntahan kami ng kapatid, at pinuntahan ko sa hospital. No, brother, kamusta? Hirap na hirap rin siya doon, third degree. At pagkatapos sabi ko, oh, brother, kung sakaling ito ay panahon mo na hindi ka makasurvive sa naganap na sunog dito, sigurado mo ba na sa kabila ay hindi ka na muling masusunog? Sabi niya, Pastor, sigurado ako. If I do not survive here from this hospital bed, I know I will be in heaven. So, he died and we buried him dyan sa North Cemetery. First death sa Calvary na ako'y nag-pastor dyan 47 years ago. Okay? At it's just an apartment. Okay? So, I have the list. Sabi ko, ilalagay dito yung mga dating members. Naroon ang problema, baka may hindi believer doon. Okay. So anyway, thank God na dito ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng mga kapatiran natin sa mga post-tribus na nasa tribulation period na tayo na palala ng palala ito, okay, napapasok tayo doon talaga na tayo haharap rin sa capital punishment dahil sa iyong pagiging Kristiyano. Na nangyayari na sa Amerika, mga Christian churches at mga Kristiyano ay hindi lamang tinutuya, kundi inuusig sila at ninanais ng isara. Okay, bagamat naninindigan pa ang mga ito, ang mga fundamental Christian sa Amerika. So anyway, as I speak here, kahapon I received from abroad, kasi mga international ang mga contacts, I received na pinorward sa akin na isang brother Ober, ay pinorward niya dito sa akin ang list ng around 20 to 23 countries noong April. Itong buwan ito, adala ko, kaya lang there's no need for me to read all of them. Na sila medyo from 3 to 4 upward, na sabay-sabay niyanig sila noong April 23. Friday lang, di ba? Anong ibig sabihin? You shall hear of wars. There shall be earthquakes. It's happening, dear brothers and sisters. But fear not. Kung tayo man ay tulad sabi ng mga post-tribers, nasa tribulation period na tayo, I can only encourage you with these words. Prepare for the rapture, but plan for the tribulation period. Okay? So, but I still believe in the pre-tribulation coming of the Lord. So now, to our fourth message on the four horsemen of the apocalypse. Hindi ko ibibigay ang title, bagamat alam na ninyo, the pale horse ito. But there is one word that I would like to use describing what this judgment is all about and the destructiveness of this judgment in comparison sa previous na tatlong judgments ng Panginoon. Okay? So first of all, I would like us to notice the chronology of the horse. Okay? The pale horse, ito, the chronology na ito ay sinabi sa atin sa Revelation.
Nagmamadali ba kayo? Meron naman tayong handa para sa inyo. So there is no need for you. Maliban na if you have an appointment, just get your food and then you can go. But the rest, if you want to eat here, at least kahit may social distancing, we can still enjoy each other's presence. And our Lord says, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Okay, so gagawin natin yan. Revelation chapter 6, nang sabi dito sa verse 7, and when he had opened the fourth seal, sa katagang when he had opened the fourth seal, ay ating mapapansin dito ang chronology ng apat na mananakay sa iba-ibang kulay ng kabayo. Una, ang puting kabayo na ito ay nadaadaya ang marami na akala nila ito ay ang nakasakay ay ang Panginoong Kristo na puting kabayo na ito ay peace and purity ang kanyang ibabandila at ikakalat sa buong sanglibutan and only to be dismayed at the truth that this is not really Christ riding on the white horse, but it is the Antichrist riding to deceive the world and offer a false peace. Peace, peace, when my God says there is no peace to the wicked. And then the second in the chronology is the red horse. Then after this, because he could not solve, hindi niya malulutas tulad ng kanyang ipinagmamalaking pangako na siyang kasagutan at siya ang makalulutas ng lahat ng kaguluhan at lahat ng problema umiiral dito sa ibabaw ng sanglibutan ay to the contrary, lumalala ang problema. At ang pangalawang pulang kabayo ay sapagkat hindi niya makuha ito sa santong dasalan eka nga ay ngayon sa pilitan at the point of na kung hindi ka magpasakop at kumilala sa akin is your death sentence. Ito ang iyong kamatay. Would you bless the black horse? And thereafter, we know that after a war, pagkatapos ng digmaan as history and experience tells us na marami ang nasa salanta at naapektuhan and summing up everything ay ang basic needs ng tao ang kanyang pagkain ay apektado. And all of this, wala pa man yung sinasabing ito ng Panginoon ay nakikita na natin ang mga problema na ito ay palala ng palala na. Ang ekonomiya ng sanglibutan ay talagang it's at its lowest, nasa bottom ito. Although some economists are predicting that our economy and the world's economy will begin to pick up sa 2023 after this COVID, 2023. Sabi ko, if that were so, bala na kayo sa last remaining years. 2023 plus 7, ano yan, 20, 30 ba? Okay, but we cannot be sure. Any moment the Lord may come. That's why our stand is on the imminency. Any moment, sudden coming, swift coming of the Lord Jesus Christ. So, ang pagkain ay apektado. Ang ekonomiya ay apektado. At ang mga tao ay magsisimula sa scratch upang maitaguyod nilang muli ang kanilang mga tahanan o mga gusali at mga kabuhayan, etc. But definitely, it will be a very hard times sa kadahilan ng it's just merely, eka nga, the tip of the iceberg, simula pa lang yun.
And with its passing day, ay paluba ng paluba. It's not going to get any better. It's going to get worse and worse. But thank God, there is light at the end of the dark tunnel. Jesus is going to establish His kingdom on earth. And all these events and experiences never before na naranasan ng buong sanglibutan is going to be a past. At lahat ay bago na. Okay, so now the fourth sa chronology, the fourth, the pale horse, na ito ay yung unang ginawa ng tatlo, matinding pinalala niya pa. Okay? Sa anong paraan natin malalaman ito? Second, after the chronology, the fourth, but it's not the end of everything, ay second, we can find the color of the horse. Sa kulay pa lang ay makikita na natin ang nilalarawan ng pale horse. Ano ba ang mensahe ng pale horse na nilalarawan nito? Okay? Ang pale horse, at tanda natin dito, sa New Testament, one time lamang mababasa ang salitang pale. Tinignan ko sa wikang Pilipino, namumutla o pamumutla. Okay? At one time dito. At sa Old Testament, one time rin ito. At kapwa sila nagbibigay ng iisang kahulugan. Sa Old Testament, sa Jeremiah chapter 30 verse 6, if that is the right verse, ay tinutukoy dito na kung saan ang dating kahiyaan ng Israel na ipinangako ng Panginoon kay Abraham na sila'y tutubusin ng Panginoon na dahil sa kanilang matinding kahiyaan na tinatakpan nila ang kanilang mga namumutlang mukha ay ito'y aalisin na nila. Alam nyo ba na pagkatapos ng tribulation period ay aalisin ng Panginoon ang kanilang mga itinatakip na kamay sa kanilang mga namumutlang mukha? God will remove the blindness and the shame from their faces sa bayan ng Israel. Okay, so two times. At ang word sa Old Testament sa 29, Isaiah 29 verse 22, one time lamang ito, ay tiyabar, doon na tinatakba nila na namumutla ang kanilang mga mukha. And then sa Revelation chapter 6 verse 5, ay ang salita dito sa Greek ay chloros. Chloros. Ang salitang chloros ay ito ay salitang pinagmula ng ating salitang ginagamit ngayon, chlorine. Gumagamit na kayo sa paglalaban ng Clorox. Okay? Yun ay hango sa salitang chloros. Chlorine o kaya chloros. Ang chlorine ay isang element na ito ay atomic, may atomic na element na kung saan ay ito ay livid. Nagkukulay ito ng greenish yellow na ito ay napakasangsang at ito ay panlinis. Nilalagay sa tubig, either inumin, ginagawa ng ating MWSS, di ba? May chlorine yan. At pagkatapos, ginagamit sa swimming pool para yung mga bacteria na naroon sa tubig ay mga mamatay. Okay? Yung chlorine ginagamit ninyo pagkatapos sa mga inumin, etc. At ganun rin ang Clorox sa paglalaba na meron ngayong Clorox, masangisang ang amoy, na ito ay kung saan ay anti-bac, double na meaning nito. Clorox na ito ay anti, may salita bang anti-bac sapagkat iba-iba ang fragrance
na binibigay para matakpan yung masangsang na amoy. Pero nakakatulong yun talaga. So dito ay ating mapapansin na ang salitang ito sa Hebrew na kabar at saka chloros sa Greek ay ang dinidescribe nitong gas, element ng gas na kung saan ito ay greenish yellow ay in one word, ang ibig sabihin nito ay L-I-V-I-D, livid, livid. Ang ibig sabihin ng livid ay itong element or substance ng greenish yellow na ibig sabihin discolored, discolored. Ito ngayon yan, yung greenish yellow. Sa mga meat consumers, may mga tinda sa palengke na ito ay hindi na dapat for consumption. Pero, ewan ko kung bakit may mga dadadaya pa. Yung itinitinda nilang karne ay may kulay na. Kayo ba'y nakabili na ng ganito? Discolored na yung meat. Ito ay greenish yellow na. Yun. It's in the state of decay or decomposition. Nagdi-decompose na yun eh. Okay? Sa meat, sa pagkain. Pag ang isang tao ay tulad ng namatay dahil sa lumabag sa curfew, ay siya ay binugbog. At pagkatapos, yung naalala nyo sa fraternity, yung mga pinapalo, ay hindi may tago ng kos na kanilang kamatayan ay matinding pasa na lilitaw sa kanilang mga katawan. Di nyo ba napupuna yon? Okay? So, nag-greenish yellow. At pagkatapos, ito ay pinatutuhaan sa atin ng inilalarawan ito na pale horse ay ang tinatawag na corpse. Kaya ang pamagat ng mensahe sa umagang ito ay cadavers. Cadavers. Okay? Cadavers. Ang mga bangkay ng mga namatay na discolored na. Alam niyo, tayo mga Kristiyano, mapapalad tayo. Una, meron tayong mga domestic homes, mga sariling tahanan natin. Di ba? God, praise. And then, secondly, may pagpapala tayong spiritual. We are members of the church. We have a church home. Okay? And then, tayo mga Kristiyano, above all other homes, we are blessed that we have a heavenly home. And because of the message of this, magpapasalamat rin tayo. Why? Because kahit hindi pa dumating ang Panginoon o dumating ang Panginoon habang tayo ay buhay pa, ay mapalad tayo sapagkat yung mga buhay pa ay hindi natin mararanasan na tayo ay maging bahagi ng funeral home. Diba? Pag kayo'y dinala, namatay kayo, dinala kayo sa funeral home, ay naroon ang embalsamador na mortician na siya ay namumutla ka na, iba na ang kan mo, malamig ka na at namumutla ka, etc. ay gagawin na parang buhay ka at natutulog ka, may make-up. Yan naman. Kaya kung wala kayong trabaho at gusto niyong high-paying job, apply to be a mortician, embalsamador. Okay? Ito ay sa loob ng lugar ng iniimbalsamahan ay talagang masangsang tindi ng amoy, ng chlorine, ng ginagamit nila doon. Okay? Nakapunta na ba kayo sa isang morgue? Nakapunta na ba kayo? Okay? At nasaksihan ninyo kung saan ay dinadissect ng mga medical students yung katawan. Ako'y dinala ng aking noong panahon, 1969, dinala ako sa UARM. Tiyo! Ang daming cadavers! Naroon, katakot-takot. At pagkatapos, hindi ko matagalan lang yung amoy. O sabay.
Okay, so anyway, sabi ko, hindi sila ang nakakatakot. Mas nakakatakot yung buhay, sapagkat ang buhay pwedeng gawan ka ng masama. Pero ang mga ito, wala nang kalaban-laban yon. Pero yun ang kinatatakutan ng mga tao. So anyway, pagkatapos nito, ako naman ay inanyayahan pumunta sa pag-imbalsama. So pumunta ako, pumasok ako mismo doon. At pagkatapos yung imbalsamador, para mga doktor, ay tinatabas yon. Tapos binubuglat ito at pas kinukuha nila, tinitingnan yung brain at pagkatapos yung mga kwan. Sabi ko, wow! Kaya nga lang, nung naroon ako, hindi naman ako nakuha. Yung amoy, etc. Sa nakita ko yun, nung gabi hindi ako nakatulog eh. Parang kwan na lang siya. Experiment lang yun eh. Sabi ko, yan ay hindi mabilang pagsasamasamahin na yung previous three horses judgment ng Panginoon ay ang pang-apat ay lalong tatabunan pa ang resulta ng mga bangkay ng mga tao. Yun ang ibig sabihin ng bangkay, namumutla, greenish yellow. Si Brother Darian noong panahon, siya nagpauso nito. Pag nakabili kayo ng pakwan, at pagkatapos, ang ganda na matinitinda ng pakwan, di ba? Kaya gusto nila, sabi, gusto nyo, tingnan na natin. Sa akin naman, sabi ko hindi na kasi hindi ka sigurado doon sa kutsilyo nila. Sabi ko hindi na, iwala naman ako, nakasama yan dyan, mga mapupula. Pagdating sa bahay, ay pag ito ay pinaghati-hati na, maputla! Si Brother Daria ang unang nagkomento niyan. Sabi ko, pambihira. Ang putla-putla, pastor. Ikaw ba naman ang mahulog? Pag hindi ka mamutla. Itong pakwan ito, nahulog ito. Eh, may pagka-comic si Pastor Daria. Ikaw naman mahulog pag hindi ka mamutla. Kaya namutla kahit. Natatanggap ko na yon na maputla yon dahil nahulog yon. Although, it's just a funny way of saying it na talagang hindi yon ang matamis at ripe na pakwan. So, dito'y yan ang ibig sabihin ng pale horse. Cadavers. Matatambak talaga. Hindi mabilang. Ngayon, iba-iba ang uri ng kamatayan. And last, sabi ko sa inyo, susubukan ko ng maging time conscious. Sabi ko nga, sana'y 30 minutes lang. Last, the carnage of the horse. Yung ang issue dito, pale horse. Yung carnage na dadalhin niya. Alam natin, ang ibig sabihin ng carnage ay maramihang slaughter na kung saan pinagpupuksa at pinagpapatay. At ating mapapansin, maliban doon sa red horse, mga nangamamatay na kalaban o nagiging mga biktima ng wars, ay nakakabahala sapagkat ngayon, ang mga bayan sa ibaba ng sanglibutan, except the Philippines, ay well-armed to the teeth. Talagang, ang mga weaponries ngayon, na mga advanced weaponries, ay you have nowhere to hide. Mga hindi lang atomic bombs. Several times multiplied pa ang power nito. Mga neutron bombs, nuclear na mga bomba talaga that can penetrate ang mga solid na mga shelters na kahit ito'y makakapal, etc. And then it will melt the steel. Tutunayan, pinapakita yung Hiroshima at Nagasaki sa atin, twisted steel. At saka yung effect ng radiation nito, malawakan yan. So, maraming mamamatay. At then, susundan pa ito ng gutom. Ang tao mamamatay sa gutom. Walang makain. At di ba nasabi ko na, in the times of the judges, severe famines ng Israel, sapagkat they have nothing to eat at wala nang makuha ka naman pagkain, yung mga namatay nilang mga kamag-anak na lang, ang nilaga o niluto nila, kanibalisyan para sila ay makakain at makasurvive. Although in some parts of the dark parts of Africa, may mga cannibal tribes pa. So,
ating mapapansin, matindi talagang gutom. Severe famine will happen. And then, dito'y susundan pa ng yung black horse na bagamat ang tindi ng famine ay may plano pala sa likod nito. Sabi ng Panginoon, ang tao ang gumagawa, pero ang Diyos ang nasa likod ng kanilang pagkilos. God is permitting them so that His purpose would be achieved. Pinapaintulutan sila ng Panginoon na gawin nilang ganilang gagawin, at ito ay bahagi ng plano ng Panginoon upang tuluyan at lubusang maalis ang sumpa dito sa ibabaw ng sanglibutan. We are living in a sin-cursed world. This is a very dirty, destructive, and dangerous world that you cannot leave this world, my friend, alive. Walang makakaalis dito. Kaya nga, ang panalangin ko tuwi na ay ang rapture. At palagi kong ipinapanalangin ang aking mga kapatid, ating mga kapatid at kaibigan na nasa aking cellphone na pinapadalan ko, hindi sumagot or whatever, kasama sila sa aking prayers every time I approach the Lord in His throne of grace. At lalo na pag sumagot, double ang panalangin at pasasalamat ko sa Panginoon. So dito'y ating mapapansin na doon sa famine, sabi ng Panginoon, may ibinawal lang siya sa mga namumuno na huwag niyong lubusang pupuksain ang oil at saka ang wine. May ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin noon na ang survival ay naangkop sa mga mayayaman o may kaya. No matter how big and sky high the price is, they can afford it. Part yan ng hindi ninyo nalalaman na agenda na nangyari ngayon. Dito sa carnage na magaganap sa ilalim ng pale horse, ipalagay natin na ang population ng ating sanglibutan ay 8 billion. Pinalala pa nitong pale horse ay dahil sa mga bangkay na nagkakalat, dahil sa matinding mababahong amoy, ay ang lahat ng mga hayupan maliban sa mga meat-eating na mga fowls, mga ibon tulad ng buwetre and uwak, etc., ay yon ay magpipista sila doon. And then ang mga hayupan dito sa ibabaw ng sanglibutan na dahil sa gutom nila ay sila ay magiging mababangis, na ang kanilang mga may-ari sa kanila ay kanilang kakainin. Kung ang mga mayaman ay maraming pa, sila ang pagpipestahan nito sa tindi ng gutom sa panahong iyon. Sapagkat hindi naman sila pwedeng uminom ng alak. Sasayo sila. Nagagamutin nila ang alak para makalimutan yung problema. Hindi naman makainom yung mga hayop. At ang sa pag-aaral ko, yung mga hayop na lalabas dito ay ang pinakamatinding sa karumihan, speaking of dumi, at dirtiest and most destructive, na nagdadala ng iba-ibang uri ng sakit sa aking nasuri, ay ang inilalabas sa cartoon na maganda, funny movie, Mickey Mouse. Ito pala, lalabas ito sa kanilang mga lungga. Ang bilis nila mag-reproduce. Pagkatapos lalabas sa kanilang lungga at pupunta sa mga patay, at pagkatapos yung mga taong buhay ay mahihina na, hindi na makakilos, ay kanilang pagpipistan, ikakalat nila ang maraming uri ng sakit sa pamagitan ng kanilang ihi. Anong sakit doon ng kanilang ihi?
na Pfizer rin ang nakapatay ng marami, kaya nga lang may waiver, pati rin itong vaccine ngayon. Yung leptospirosis, correct? Leptospirosis. At pagkatapos dala sa kanilang katawan ay maraming mga hindi nakikita mga fleas, pulgas na nagdadala ng iba-ibang viruses. Pinakamarumi. Wow, grabe pala ang daga. Okay? So ating mapapansin, ang lahat ng mga hayop sa panahon yon ay dadagdag pa at dadami pa ang mga mamamatay at bangkay na ito ay hindi na makakayang i-dispose kahit sa pamagitan ng cremation. Sa dami. So ating mapapansin, that is what awaits our world. At ito ay isang bagay na hindi maiwasan ng sanglibutan, because when God said it, God says what He means and means what He says. And then, ang agenda, ito ang agenda ng mga globalist. One-fourth ng population ng sanglibutan must be wiped out, sabi dito sa fourth Pale Horse Rider. Nang pangalan ng Pale Horse Rider, ang pangalan niya is death. Itong death represents two things. First, that this is the Antichrist, because the devil is actually responsible na ang kamatayan ay magkaroon ng katuparan dito sa ibabaw ng sanglibutan. He is the one that is responsible in making man, okay, a sinner, as well as the consequence of spiritual death of the couple and the physical death of every born in the family of Adam. So death to the Antichrist. And the second implication and meaning of this death, na siya, alam niyo, kung ang Panginoong Kristo is opposite, He is the author of life, giver of life, but the devil is the author of death by sin. And then we find the second implication of the rider as death. This death through the Antichrist, he ushers in multitudes of physical death to the bodies. And then, ang sumusunod dito sa kanyang isinusulong na kamatayan is hell. Sapagkat the moment ng isang tao ay mamatay na hindi siya ligtas, ang kanyang kaluluwa ay ito ay ibubulid sa impyerno and then in eternity sa kadagat-dagatang apoy. Sa Revelation chapter 20, verse 11 to verse 15, ang mga pangalan ng hindi nakatala sa aklat ng buhay ay mula doon sa impyerno ay magsasama ang kanilang mga katawang lupa sa Great White Throne, at sila ay ibubulid na sa kadagat-dagatang apoy. So hell and the lake of fire are two separate places for the unsaved sinner. At the moment of death, the sinner immediately goes to hell without the body. After the Great White Throne resurrection, the sinner and his body, his soul and his body will be resurrected and will be cast into the lake of fire. So, ang mga nasa impyerno pa lamang sa sandaling ito, mga namatay na hindi ligtas, naroon sa impyerno. And then, at the Great White Throne Judgment, resurrection nila, body and soul, sila ibubulid sa lawa o kadagat-dagatang apoy. So ngayon, ang goal ng globalism
yung New World Order, this is nasa likod ang UN. Sila George Bush, si Soros, at mga big names kasama sa planes ng ito. Si Bill Gates, lalo na ang number one. In 2017, sinabi na ito ni, parang kunwari prediction niya, pero it's well planned and it's timed. Now, there is going to be a virus na may spikes that will afflict the world. And it will kill multitudes. Kung hindi ako nakakamali at hindi ko nakakalimutan, ang goal ng tinatawag na new agenda nila na mag-globalist, na ito'y ngayon ay minumong kahit nila, you try and search it out as a great reset, ang panibagong pasimula. We will reset the history of mankind. Aalisin natin ang hindi karapat-dapat, and basically, yung mga nasa baba ay didispense nila yon. Okay? Ano ang goal nila? Ang gusto nila, yung mga elite, yung mga mayayaman, at saka yung mga matitipuno lamang ang manatili dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kung hindi ako nagkakamali, ay dapat ma-reduce ang ating sanglibutan by 100 to 200 million deaths. Okay, but ma-exceed pa yon sa tunay na event na ito ng Panginoon. Maaring sila'y kinakasangkapan, hindi nila alam na naunahan na sila ng Panginoon doon. The Lord is way ahead, being omniscient. And then, dito, ito'y binabandila nila ang Great Reset na sa Amerika nayayanig na talaga, lalo na mga socialist, ang mga nakaupo, ay ang isinisigaw nila ay culture change. Culture change. Everything about the culture must be changed. Okay? In other words, ang mindset ng mga tao ay dapat nagkakaisa at hindi na yung dating mga nakaraan na ang kanilang mga behavior is in accordance to what the Antichrist demands. Kasi siya ang uupo sa taas eh. May sinusulong nila in 1986 pa, as America, wala pa ito sa Pilipinas, nakita ko yung banking system nila ay through ATM, wala na sila doon. Sabi ko, delayed pala ang Pilipinas. So, 15 to 20 years tayo nasa delay. So, sinusulong nila noong 1970s pa ang tinatawag na cashless society, and we are beginning to see it today, na ang cash ay mawawala na ng value, kundi is all through cards. Mananumberan na kayo para ultimately, para hindi mawawala sa iyo, ay ilalagay sa iyo ang chip that there would be no cards, plastic money, or you will not lose it. You can just manage na kung ano man transaction through your hand or through your forehead. The number of the beast na nakasakay dito, 666. Ngayon, di ba pagpasok mo, may mga stores, department stores, and mga groceries na may tawag dito. Q? Ano yan? Q? Oh, hindi ko nga alam yan. Cellphone na lang pagpasok. Lahat ng information tungkol sa iyo. This high technology is playing a big part in the advancement of our world para easy to control. Cashless society. Second na pinupush ito, although some are still resisting this, ay itong classless society from socialism. Classless society, that is what the communists are advocating. Classless. Walang, yung mga tao ay, sila yung mga common people lang, pero they are going to be managed by those that are in authorities. Controlled sila. They are just lowercase sila. Is going to happen. And then, it's going to be a controlled society.
every moment or movement you make, anything you do, I advance and satellite and technology, everything about you will be known. Wow. Kaya lalo na itong sinusulo ngayon, fifth generation na cellphone. Wow, sabi ko ganun pala yon. We are fast entering into that time, but we know ultimately that this will happen sa tribulation period. That's why ang aking admonition sa bawat isa atin, pray for the rapture while you pray for one another. Kaya nga, sabi ko, why don't we not start our services with prayers? Because the Lord said, my house shall be a house of prayers. At ating mailapit sa Panginoon ang ating mga nasa saloobin at anumang bagay na dapat ihandog nating papuri sa Panginoon. My friends, carnage will soon be happening in this world. Mass destruction. Mga weapons of mass destruction ng Kuwait War. So ano pang inaantay natin? Ang pagbabalik ng Panginoon. It's our lively and blessed hope. But while we wait for the Lord's sudden coming, let's tell the good news to others. That now is the accepted time, now is the day of salvation, that if they are left behind, they are going to experience a hell on earth before they experience the real hell and the lake of fire. And Jesus alone makes that difference in our lives. Father, bless your word. Thank you so much for loving us unconditionally, knowing that we are sinners saved by grace, and yet you saved us just the same, knowing that we still commit sins, and we thank you for you have prepared a safety net that if we sin, there is a way back to your Father's heart, and that we can have forgiveness, and that is by confessing our sins. And the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanseth us from all sins. What a privilege, what a blessing that we, your people, have. And we pray, O Lord, that all of us would be facing you without blushing or shame, that we have not been faithful, that we have not disobeyed you, Lord, and that we can look to you face to face with thanksgiving. It's all by your grace, Lord. And I give you the honor, the praise, and the glory. Bless each one here this morning and keep us all safe throughout this pandemic and until the Lord suddenly comes for us. Bless those that are on site and those that are online with us. We give you all the praises, the honor, and the glory in Jesus' name and for his sake. And the people of God said, Amen. God bless you and keep you the whole day through. Okay? Amen.